Hi guys, ako pala si RS at welcome sa Frongly TV channel. So guys, for today's video guys, magtatanim tayo ng ano, ng sitaw. So bali doon na sila papa. So tayo nandito dito sa kubo. So ngayon guys, magpapakain muna tayo ng mga manok, pato, ano pa, pabo. So yun guys, pati yung ano, yung organic natin guys na ano, na Rhode Island chicken. So papakain natin guys, papatuloy natin ng ano, ng bumili ako guys ng ano, ng mais, durog na mais. So yun yung binili ko ngayon para ano, para healthy sila. So yun ang papakain natin mo sila guys. So mamaya tayo pumunta doon sa papa. Although galing natin kanina guys, nag-ano na ako, nag-igig kami na yung tubig. So ngayon, pakainin muna natin yun bago tayo mag ano, magturong sa kanila. So yun guys, balito yung sinasabi ko sa inyo, ito binili ko. Kaya lang parang masyadong durog naman yung nabili ko eh. Oh. Pero pwede na to guys. Itigaan natin to. Next time na bibiliin ko yung medyo makapal-kapal ng konti. So yun guys, tara, pakain natin. Kuroko! 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 So yun guys, mukhang hindi nila gusto yung mais. Kuroko! Kuroko! Ayun na guys, yung mga ano natin. Native. Kuroko! Kaya lang guys, hindi nila gusto yung ano, yung mais ata. Oh. Yung pabo lang yung tumitira. Ayun o. Oh. Yung guys, yung nangingitlog natin. Ito yung pato. Ito rin natin guys, ano, bigas. Parang ayaw, ano, ayaw. Ayaw kainin yung ano. So yun guys, ayaw sa mais. Pero ito rin natin sa bigas guys. Kuroko. So yun guys, mukhang gusto nila yung may mas gusto nila yung ano, yung bigas. Kuroko. So yun guys, mga alaga natin, ang dami na. Kulang pa yan eh. Ito pa, ano ko. Yun. So yun guys, plano ko pang ano, bumili pa ng anim ng babae. Yun, anim na babae. Pero ano, yung nakausap guys, hindi pa daw available, bali sa sabi sa akin guys, bali by August pa daw yun magiging available yung ano nila, yung Rhode Island chicken na babae. So plan ko guys, bumili ako ng anim para pag nangitlog sila sabay-sabay. So yun nga pala guys, nangitlog na naman pala yung ano natin, yung Rhode Island natin, Rhode Island chicken natin. So yun guys, bali yung itlog guys, tatlo na, katatlong tayong itlog. So ando siya guys, nandito sa kubo. Pero guys, yung dalawa andun sa ano, sa kubo. Ito nandito yung ano, yung itlog niya. Dito ko nilagay guys. Dito ko pa nilagay. Ito guys, kahapon to yung itlog niya. Kaya lang maliit, oh, maliit siya guys. Unlike dun sa mga nauna, medyo malaki 'yon. So ito yung ano guys, yung itlog kahapon. Kahapon to guys. Si organic Rhode Island chicken guys, yung egg niya. So diyan muna siya guys. Siguro mamaya ko na isasama dun sa ano, sa dalawa pang ano, itlog. So yun guys, nakakatawa kasi everyday. Ade, nung nakarang hapon guys, wala siyang itlog. So kakahapon naman siyang itlog no naman. So ngayon, siguro naninibago pala guys dito sa area ko kasi kalipat lang dito, kaya paputol-putol yung ano, pangitlog niya. So sana sa mga susunod na araw, maging okay na yung ano, yung continuous na yung pangitlog niya. So nga, nagka-problema rin kasi guys talaga yung ano, yung manok na yon kasi payat siya eh. Nung pagkabili ko siya, payat talaga siya. So ngayon, nag-ano ako doon sa bayan na may veterinary doon. So, binigyan ako ng ano, ng antibiotic ata yun. Sabi ko kasi, mahina siya kumain. Tapos, tutok lang ng konti, alis na. So, yun, binigyan ako ng ano, ng parang, basta may gamot na binigay sa akin. Hindi, binili ko pala, pero binigyan. So, yun guys, pero ngayon nakikita ko ngayon, medyo okay na siyang katawan niya. Bumibigat na siya ulit. So, yun guys, yung update natin dito sa manok natin. So, sa mga susunod na linggo, magkakaroon tayo ulit ng bagong manok. Pero yun, bala na guys kung makabili agad tayo ng anim pa. Yung target guys, anim pa. Tapos plano ko guys, ano, dagdagan ng ibang lahi, yung may sinabi sa akin yung ano, yung lalaki na nakausap ko. Maganda rin daw pala yung ano guys, yung saso na tinatawag na manok. Medyo mahal din, pero mas mura ata kaysa sa ano,
sa Rhode Island. Ang pinakaiba nila guys, yung Rhode Island kasi nag-range yung itlog niya sa 280 to 300 per year. Yung sa aso guys, nasa 250 lang ata, naka-maximum nata yun, sa 250. Pero ang kinaganda guys, poor meat din siya, tawag doon. Pwedeng karnihin kasi malalaki siya, malalaki. Malalaking ano siya guys. Mas malaki kaysa sa ano, sa mga Rhode Island. Yun sabi sa akin kasi hindi ko pa alam naman yun eh. So yun guys, baka bumili din tayo ng ganon para yung lahi natin, marami tayong lahi. Tapos meron pang sinasabi sa akin yung black daw, pero hindi ko pa alam guys, magkamahal kasi yun eh. So yun na muna ang ano natin, ang target natin para sa manok natin. Meron tayong makabili tayo ng ano, ng anim pa na Rhode Island, tapos makabili tayo ng ano, ng saso. So yun guys, tara tulong tayo papa. So yun guys, sa mga susunod na linggo guys, meron tayong ano, manging itlog na pato. Kasi guys, you know, everyday na siyang ano, kinakastahan guys. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Sa mga hindi pa nakakita kung paano titirahin yung pato, ayan, oh. Oh. Ayan na guys. Naglalawa din pala guys yung ano, yung pato, oh. Naglalawa rin pala yan. Oh, yun na, tapos na. Marabi haba rin. Ang haba, guys. So, guys. So, guys, siguro sa mga susunod na ano tayo, mga araw, meron tayong aming itlog na pato, guys. Kasi, yun, everyday siyang ano, pinakastahan. Tapos may ginawa ko dun, guys, na pile tulugan. So, ayun, pakita ko sa inyo, guys. Ito, mayroon din akong ginawang paitlugan dito guys. Ayan. Ayan guys, nagukay ako dito. Ayan o. Malaki yan yung silalim. Ayan o, malaki yan yung silalim. Sa kabila din. So, sana dyan sa mga itlog para safe siya. So, mayroon din ako dito guys sa ano, ginawa dito sa may dito sa may ano, sa may kulungan mismo. So, nga pala guys, yung pakain ko, ayan o. Nyug. Nilagay ko lang dyan para ano. Ayan, tinutuka-tuka nila yung pagulas na ginagawa. Ito pala guys yung ano, yung ginawa ko. Ayan yung ano natin. So yun guys, oh, yun yung ginawa kong kulungan, paitlugan ng pato. Pwede rin sa manok, ayan. Balik siya kung sa mga itlog. Tapos, gagawa para ko guys ng ganun. Nagawa ko ng ganun, oh. Nilagay ko rin dito mga dalawa. Para yung mga manok natin. Kasi guys, yung itong manok guys, ayan o. Oh. Kino-crossbreed ko rin guys yan sa ano, sa Rhode Island. Ito. Every morning guys, hinuhuli ko siya, tapos pinapakastahan ko siya doon sa, ano, sa Rhode Island natin, dito. Lalaki, yan. Nitry ko siya i-crossbreed guys, kung maganda yung kakalabasan niya. Kasi, wala pa akong ano, na yung native ko na lalaki, nandun sa bahay, hindi ko pa lang kukuha. Pero kaya tinatry ko sa, ano, sa Rhode Island guys, baka maganda ang kalabasan. So, ayun. Yan guys, tara. Tulad kay Papa. Ito guys, nakalagay. Yung kinagandaan guys, pag naka-pre-range tayo guys, ayun yung mga sobrang healthy ng mga manok natin guys. Ayun, palakad-lakad lang. Ayun o. Tsaka ayun, yung pabo natin dalawa. Ayun. Palakad-lakad lang sila guys dito sa taas. So ayan guys. So ayun si Eman. So ayun guys, yun yung ginagawa ni Eman. Binabasa niya yung ano, yung lupa. Yung mismong pagtatanim manong ano, nung puno nung ano ng ang tawag doon na sitaw kasi ano basa ato yung tuyo pa dito guys, hindi pa naulan talaga. So ayun, kailangan basahin muna yung lupa para paglagay ng buto madali siyang ano makakasipsip ng tubig, so mabubuhay siya agad. So ayun guys, oh, pabo natin. Tsaka yun si Papa guys, oh, siya na yung lalagay ng buto nung ano nung sitaw. So ayun ginagawa ni Papa. So ayun, ayun guys, sana wag naman kainin ng mga manok natin yung ano ng sitaw. So, yung mga manok natin, oh. Ito yung pabo guys, nakandun sa dulo. Tsaka yun yung rooster guys, oh. Yung ano, yung lalaking manok natin. Pupunta dito. So, yun guys, tara. Siguro magigib tayo ng tubig. Kasi ubos na yung ano ni Emma, so magigib tayo ng tubig. So, yun guys, ito yung, ito may papang ano, sitaw. Yan, mix ng black beans, tsaka ano, orange, apula ba yan? So yan guys, every puno guys, dalawang piraso lang. Yan ang gagawin ni Papa guys.
tatanim ng sitaw. So ayan. Sige, sa may lizard. Lizard. Ayan. So ayan. Ang ating bida, ayan. Siya lahat kasi nagtatanim ng ano, yung mga binibidyo natin, ina-harvest natin. Siya yung nagtatanim ng guys. Ayan. Di yung pabo guys na natututo na tumukuan ng ano, ng saging, ng saha ng saging. Oh. So yun guys, oh. Ayan, oh. Buti umalis. Yan yung itinitira nila yung saging ngayon, oh. So guys, yung ano natin, oh, yung organic natin, ayan. Sobrang healthy guys kasi ano, ayun nga. Pakakain nila ng konti tapos magdagala na sila sa bukid. Doon sila magkakain ng kung ano-ano, mga insekto, mga kung ano nakita nila dito sa ano, sa taas. So guys, kaya sobrang healthy talaga ng ano, ng mga organic, mga Rhode Island chicken, free range chicken guys, mas maganda talaga sila. Unlike doon sa mga ano, tinatawag natin na commercial na mga itlog, parang ganoon. Mga commercial. Ano sila guys, yun nga, pakain sa feeds, tapos, yun nga, sa kulungan lang, mga itlog dahil sa feeds, yun guys, medyo, sabi nga nila, hindi siya masyadong healthy sa, yung itlog nga. So, unlike dito sa mga organic guys, talagang ano, nasa, ano guys, palakad-lakad sila, hindi sila stress guys, tapos, bigla mo sila ng mais, konti, tapos, alis naman, tapos, pakain naman sila sa bukid. So, yun guys, yung, kinaganda kasi sa mga free range chicken, organic talaga. So ayan guys yung ano natin, yung inahin natin guys, oh, ipapunta dito, oh. Ayan. So ayan guys yung dalawa. Yung magjowa, ayan. So ayan guys, nanunuka-nuka din. Ayan. Saka yung rooster guys, ano sa dulo. So ayan guys. Ando na naman sila, okay papa, oh. So yun guys, mamaya guys, mag-harvest tayo ng ano, ng saging. Tapos linisin natin guys yung ano, yung mga palibot ng sagingan. Kasi guys, yung iba hindi na masyadong nakakapag nakasibol yung mga bagong saha. Kasi guys, madumi na yung paligid ng ano nung sagingan. Kaya guys, yun ang gagawin natin guys after nila pa magtanim. So baka magano na kami, magtabas kami ng niiman. Magtatabas kami ng dahon, mga dumi-dumi sa gilid ng ano guys. Basta lilinisin guys, lilinisin natin yung ano, yung mga sagingan natin. Kasi guys, ayun oh. Kasi may mga bunga yung iba, ayun may bunga. Tapos may harvestin tayo guys ng saging doon sa unahan. At tulad nito guys. Dati ano to, nung mga nakarang linggo medyo ang gloomy siya guys, hindi siya masyadong ano. Ngayon na medyo okay na. Medyo maganda na yung tubo niya. Pati yung guys, maganda na yung tubo niya doon. So yun guys, ayun, nalalaki guys oh. Ayun, laki ng saging natin. Kaya lang hindi pa siya namumunga guys, siguro mga ano pa yan, matagal-tagal pa yan guys. Yun. Tapos yun sa dulo guys, may harvestin tayo doon isang ano, isang puno. So yun guys, yung ano guys, yung gagawin natin mamaya-maya, may konti. So ayun guys, para meron tayong saging na kakainin. Ayun guys, saba yun, saba. Maganda yun. Pwede natin ano yun, pahinugin, gawing ano, ano tawag doon, bibingka, hindi. Sinapot guys, sinapot. Yun yung gagawin natin guys. Or, isaing natin. Depende guys, bala na. So, ayun guys. Mamaya-mamaya. So, yun guys, ito yung harvest niyo guys. Ito maglilinis na ano. Palibot niya, tapos alisin ng mga dahon-dahon. So, yun gagawin natin guys. Simula dito, hanggang doon sa dulo. Pero yung malinis na guys eh. Ito na lang kakayin sa dulo. Tsaka yung harvest natin guys. Guys, may kamote pa, oh. Ayun, guys, oh. Kailan malit na, yun, may kamote pa, oh. Guys, pakita sa hamak, oh. Mamaya. Dumi na, oh.
natin guys. Na atin ng kalibot. Ang ganda ng ano, mga damo. Para makabili yung yung halang anak natin. Mga so guys, tapos natin yung kabila. So, yung unang pa guys. So guys, tapos natin yung palibutan. Alisin na ng damo. So guys, alisin natin yung mga dahon. Yung mga tayong dahon guys. Para makabuelo yung ano yung saging. Tapos guys, mag-alis tayo ng isa dito guys. Ayun, sa gitna. Sige lang ito guys. Itong ano guys, sa gitna to, wala na to. Ah, patay na to. Alisin natin para makabuelo yung ano. Ayun, ayun. Patay na yan guys, wala na yan. Para makabuelo guys yung ano, saging. Toyo, natin damo. So yun guys, tapos na. Malinis na. So yun guys. So guys, nakadalawa tayong ano, nakadalawa tayong puno. So ito guys yung last. Ayan guys, oh. Ito yung last na yung last yung palibot. Tapos guys, habisin natin yan guys. Yan yung tawag, yung sabi ko sa inyo, habisin natin yan. Kasi pwede na yung kuhanin guys, sobrang tigas na yan. So pag nasobrang naman guys sa tigas, puputok yung ano, yung mga bunga nya. Magbibiyak-biyak siya, so hindi maganda. So kailangan guys, habisin na natin. Guys, tara kasi, palibutan. Nagilagay ng mga dahon, guys. So yun guys, ano, tapusin natin ito guys. Sa pag-harvest yan guys, hindi natin yun ano, hindi natin puputulin yan guys yung puno. So guys, mamaya pa, iwanag ko sa inyo ba. So yun guys, nakuha natin siya. So yun guys, hindi ko siya sinagad guys. Kasi yung tubig nung ano, nung tubig nung puno na to, para masipsip pa ng ibang ano, ng ibang puno. Kasi guys, pag sinagad mo yan, wala na. Useless na guys, hindi niya, hindi niya mapapakinabangan ito. Kasi ito guys, marami pang tubig ito guys sa loob. So, ito guys,
pabubulok natin ito dito hanggang sa mabulok siya. So, hayaan natin dito. Para yung tubig, sagad. Pwede naman sana guys yung bunga lang kuha natin. Kailangan hindi natin abot. So, kailangan natin putulin dito sa may gitna. So, para makuha, makuha niya pa rin yung tubig ng yung puno na to. So, ayun guys. Yun yung purpose ng guys. So, ayun. Ito guys, puto-puto natin ito. Para maka, hindi makaharap dahan. Tapos guys, yung ubod nito guys, pwede itong ito. Pwede itong ipakain sa ano, sa pabo, sa mga alaga natin guys. So mamaya na ko na yung isukunin. Ito guys yung kukuha natin. Ayan o. Tingnan nyo guys, ang ganda o. Ayan guys. Nasa ngayon siya o. Ayan guys. Sobrang tigas. Masarap to guys talaga. Pag nahinom to guys, ayos to. So yun guys, abang matapos yung video natin. So isang shoutout muna sa kapatid ko, si Gerson Balane. Ayan. Tol, ingat ko lagi. God bless. So, shoutout din sa mga kapatid ko. Si Kuya, Arben, Tales, na wala dito sa akin. Di namin kasama. So, shoutout sa yung dalawa. So, sa mga tita ko, si Tita Cecil, Tita Ati, Tita Sherry, at Tita Celeste. Tapos yung mga tita ko. So, ayun. So, lahat na sa mga supporta sa Promedio Channel, alam niyo kung sino kayo. So, ayun. So, yung guys, so, yung gusto magpa-shoutout, mag-comment lang sa baba ng videos. Lahat ng videos ko. Tapos, mababasa ko naman yung guys. Tapos, i-screenshot ko. Tapos, i-plus ko sa screen. Tapos, yun guys, abangan nyo na lang yung mga shoutout nyo. So, ayan. Okay.